Hi guys! Welcome back to my vlog. So, kakatapos ko lang pong kumain ng aking favorite na ang tawag dito. Favorite ko na adobong atay. So, DIY ko siya kasi yung buong manok is yung isang brand dito sa Kuwait is meron siyang lamang loob, may lamang loob siya. Lamang loob ba? What I mean, atay. And then, meron din siyang kasamang leeg. And then, yung puso. And then, yun. So, inipon ko siya ng inipon hanggang sa dumami na nga siya. Kasi sometimes, gusto ko magluto, kulang ko lang sa ingredients. Walang, ang tawag dito, walang 7-Up. So, nagpapasarap daw yun. And now, I'm taking my coffee. Ayan, coffee is life. So, ayan, palpitation is real. Ayan, so, kaya lang naman ako gumawa ng video is about dun sa concern ko or about dun sa mga nababasa ko through internet. Kasi last night is nag-scroll ako dyan. And then, isang kaibigan ko na dito sa Kuwait is may share po siya about sa news na nilabas ng Kuwait Embassy. Kuwait Ministry. Sorry po. Telling na yung all Filipinos, like for example, siguro based on sa pagkakaalam ko is sinasabi dun na all type of Filipino visa is not hindi sila mag-release. So itabi ko muna tong kanina ko kasi I'm going to read this galing to sa sinusubaybayan ko pong page dito po sa Kuwait. So, hanapin ko lang siya. Ayan. So, actually, kagabi pa ako nito, guys. Kagabi pa ako nag-aabang ng... So, ayan siya. So, actually, ito yung nakalagay. Nakalagay dito is actually 12 hours ago pa itong post nila, pero nakalagay dito is ang mga manggagawang Pilipino na naninirahan sa Kuwait ay maaari pa rin mag-renew ng kanilang mga residency ayon sa mga normal na proseso. Ang direktiba na ipahinto ang pag-i-issue ng lahat ng uri ng visa ay para lamang sa mga Pilipino na bago at dati nang na-issuehan ng entry visa. Tanging ang mga may valid residency permit lamang ang pinapayagang makapasok sa Kuwait. Ayan siya, guys. So, English naman dito is Filipino workers residing in Kuwait can renew their residency permit according to the usual procedures. The directive to halt the issuance of all types of visas for Filipinos includes both new and previously issued entry permit. Only those with the valid residency permit are allowed to enter Kuwait, even if they have a previously issued visa. So, ayan siya, guys. So, bali, itong binabasa ko, at sinishare ko sa inyo, is about to sa, dito to sa Filipino sa Kuwait page na sinusubaybayan ko talaga. So, ayan siya. Actually, guys, nag-issue yung Kuwait Ministry last Tuesday. So, meron pa ulit. 16 hours din ago tong post nila. So, update. The Philippines said Wednesday that it has not yet received a notification from the Kuwaiti government regarding the reported suspension of all work and entry visas of Filipino. So, ito po yung sabi po ng the Department of Migrant Workers dito po sa Kuwait. Na wala pa daw po silang nare-receive na anunsyo regarding to dito po sa nilabas na news ng Ministry of Kuwait. Kasi po is, meron po kasi last Tuesday, nag-issue po yung Kuwait State of Kuwait Directive General of Civil Aviation na nagsasabi po na Kuwait Airport has been notified not to allow any Filipino passengers who obtain a visa before the suspensions
the suspension was implemented to enter the country. This means that no Filipino national with a previously issued visa will be allowed entry, and only those with valid residency permit will be allowed to enter via iMatMat. So actually, hindi ko, may lagda kasi siya, guys. So as you can see, ayan siya. So may lagda din dito. So hindi ko alam kung, hindi ko mabasa kasi Arabic naman to. Ayan. So ito po yung actually, ito po yung bali usap-usapan dito po sa social media po dito po sa Kuwait, which is yung mga, ang pagkakaintindi ko po kasi is like yung mga katulad namin, I don't know ah, if correct me if I'm wrong, pero yung pagkakaintindi ko is yung mga katulad namin na bago na, and then meron kami residency ka ata dito, and then we want to vacation, to take a vacation punta Pilipinas, pwede pa kami makabalik? Yun yung pakakaintindi ko, or hindi ko alam. Hindi ko po alam kasi wala pa din, until now po, wala pa din pong update yung migrant workers po dito sa Kuwait about po kung ano po yung talagang proseso o kung ano yung mangyayari. So, waiting din po kami. So, ang pagkakaintindi ko po ulit, balik tayo dun sa topic, is about po dun sa mga bago. Kasi yung suspension eh. Yung suspension po is nagawa ng Pilipinas, di ba? Yung suspension last February dahil po due to sa incident na merong Pinay na pinatay ng anak ng amo niya, which is 17 years old. So, yung mga senador is meron silang, is nagpatupad sila ng ban, di ba po? Deployment ban, yung mga bago. To prevent din po na mangyari ulit yung mga ganong insidente. Pero yung, hindi ko po alam, kasi actually hindi din ako, sa sobrang busy din sa work, hindi na ako nakakabalita. Pero may mga, nag-start na po ulit silang magpadala po ng, tawag dito, may mga nakapasok dito sa Kuwait na mga baguhan. So sinasabi po doon, naririnig ko sa mga balita, sinasabi nila na, yung mga Pilipino na okay naman yung amo ata, is ang tawag dito, ina-allowed nila. I don't know, hindi ko alam. Ang gulo din kasi sa social media eh. And then, ang daming mga comment na mga ganun. Or siguro po is, nagpapapasok na sila dito. Pero, halimbawa, yung contract, pinag-aaralan. And then, ang nasagap ko din balita before na sinaad ni Senator Raffy Tulfo na kailangan pag yung mga employer na gusto nila or mag-order sila ng Philippine yung mga DH, kailangan may yung, hindi ko alam kung anong social welfare dito sa Kuwait na pupunta dun sa bahay to check the backgrounds, kung ilan pa yung anak, kung ano ba yung trabaho. So parang ibig sabihin mahigpit na sila to prevent nga this kind of incident na katulad nung dun kay Jollibee. Kasi sobrang nakaka-terrible din po yun. So yun po yung ano. And then now, yung problema is yung Kuwait mainstream na po, yung nag-issue ng suspension ng all type of visa ng mga Pilipino na papunta sa Kuwait. Dahil daw po, hindi daw po sumunod or nilabag daw ng Pilipinas yung parang sinasabi nila hindi tayo nakikipag connect sa kanila dahil nilabag ng Pilipinas yung agreement ng dalawang bansa. So magre-resume daw po sila pag naayos na din or napag-usapan na ng both countries yung mga ganitong issue. So for me po bilang isang citizen, Filipino citizen, and I'm planning to take a vacation sa Pilipinas. Actually, I'm 4 years already here. So, 4 years na ako dito, walang uwian. Medyo nung narinig ko to, na-alarm ako kasi parang yung incident, every time po na uuwi ako, kasi last year, 2019, I've been here. April 12, exact. So, ang tawag dito, nung 2021, I supposed to uwi na kasi tapos na po yung contract ko. Pero due to COVID, so hindi, nagsarado lahat ng airport.
So, hindi ako naka-uwi. So, na-stuck ako dito. So, ang sabi ko sa amo ko is magkuha na lang ako. Mag-extend. So, mag-extend lang kasi yung gagawin ko. Hindi man ako maka-uwi. So, mag-extend ako. Ganyan. Tapos, ang ninyari, so, nag-extend ako. So, 2 years na ako last month. So, ngayon na ganitong may incident naman, medyo nakakabahala sa side ko. Kasi, malapit na akong umuwi. Oh my God, malapit na akong umuwi, pero parang may ganito na naman incident. So, sometimes, meron ding scared sa puso ko na, what if hindi na makabalik? So, oh my God, hindi pa settled lahat. Marami pa tayong utang na binabayaran. So, nakaset na din sa mind ko na I'm going to back. I'm just take a vacation ng 2 months. Tapos, after 2 months is I'm going back to Kuwait for work para makaipon ng pera, para mapadala sa pamilya, ganun. So, medyo, yun po yung saloobin ko din about din dito sa mga nangyari or about din dito sa Kuwait na nakasuspend lahat ng types of visas, mapa 18, 19 or 20 man yan. Ay wala atang 19. So siguro 17, 18, 20. I don't know. Kasi yung 20 yung DH eh. Tapos ang alam ko yung 18 yung mga nagtatrabaho sa labas, like for example mga receptionist ganyan. May 17 din ata, hindi ko alam po eh. Basta yun po yung ano ko. So, yun po yung saloobin ko din about doon. So, siguro po yung payo ko na lang din sa mga, andyan na sa embassy, andyan na sa mga agency, and then nag-wait na lang kayo ng visa. So, let's wait for the final po na decision na isasagawa po ng Ministry of Kuwait kung ano po yung ano, baka kasi magtagal-tagal to, and then siguro pwede naman ata kayo, i-post nyo muna, tapos pwede naman kayo mag-apply, or sa mga baguhan na may plano pumunta sa Kuwait, huwag na po muna kayo pumunta siguro, kasi yan po, nakasuspense po lahat, so masasayang lang din yung oras nyo, baka pwede, may mga ibang bansa naman, yung Saudi, yung Jordan, yung Qatar, ganyan, so try nyo po muna sila dyan. So yun lang po, medyo nakakabahala lang din kasi actually Ministry of Kuwait na din kasi yung nag-issue. So, wala, pero until now is waiting pa yung migrant workers about sa kung ano ba talaga yung mangyayari dito. So, yun po, medyo nakakasad lang din sa lahat ng mga OFWs. But I hope na maayos. So, yun lang po. So, have a good day everyone. So, take care po. Bye!